Magandang umaga, mga ka-longshot. Babalik ang inyong lingkod, Amazing Fidelis, Mr. Longshot. So, bago pa akong magsimula, pagbibigay ng ating race analysis para sa March 11 Friday race ng MetroTurf race. Gusto ko po sana kayong batiin ng magandang umaga and happy weekend. So, sa ngayon po, I hope makapag-subscribe na po kayo dito sa aking Amazing Fidelis, Mr. Longshot YouTube channel para lagi po kayong updated sa ating race analysis. Ganun din po, balitaan ko po kayo. Pwede nyo po ako i-message sa messenger. Dagunan Fidelis po para po sa pagsali nyo at kayo ay aming inaanyayahan sa aming winner take all bakasan on daily races. So, pag na-message nyo po ako, i-add ko kayo sa group chat at doon po, malalaman nyo kung paano po yung pagbakas. Maliit na halaga lang po, pero malaki na po yung chance nyo na makachempo ng magandang dividendo sa winner take all. So, sa ngayon po, yun lang po yun. Message nyo lang ako, Dagunan Fidelis sa messenger, kasagutin ko kayo at i-add ko kayo sa group. So, yun po, magandang proyekto namin ngayon para sa mga bayang karirista, lalo na yung mga maliliit manaya. So, PM lang po kayo at sasagutin ko kayo. So, bibigay ko na po ngayon yung race analysis para sa March 11. Actually, ito kasama na rin itong mga to sa i-entry ko para sa aming bakasan. So, sa bibigay kong mga race analysis, pwede nyo na po ito isama. At kung mas malaki pa po yung kapital nyo, bahala po kayo magdagdag. Pero para po sa amin, ito na po yung aming entry para mamaya. So, race 1, winner take all, condition race 24, 1,400 meter. Three top choices po ang aking pili dito. Sila po ay sila Boys of Meadows. Actually, maganda ngayon na tinatakbo nito. Distansya niya itong 1,400 meter. Tito Jean, numero 5. At numero 3 na Tonton Nito. So, 2, 5, and 3 sa race 1. So, start po ng winner take all yan. No? Race 2, pick 6. Classification 3, 40 to 46. Split. 1,400 meter. Tatlo rin po ang pangwa ko dito. Sila Rain Rain, Go Away, numero 8. Mark of Excellence, numero 4. Numero 1, Heroes del 96. At early bird. So, 841 ang aking pili para sa exotics sa race 2. Race 3, start ng pick 5, classification 4, 16 to 21, 1,400 meter. So, dito po, kukunin ko po tatlo rin. It's a Deal, numero 3. Numero 5, Sierra Madre. At numero 14, Nosen Yang Yana. So, para po sa race 3, 3, 5, and 14. Okay, 1,400 meter din po yan, ano? Sa race 4, condition race 23, 1,400 meter ulit. Dito, dalawa lang yung pili ko. At sa tingin ko, kaya nila tong karerang to. Numero 8, Lady Khaleesi. At yung numero 3, Batang Heroes. So, 8 at 3 lang po ako sa race 4. Sa race 5, dito medyo parang kumbinsido ako sa takbo nung isi-single ko. 3-year-old above median race. I'll go with single here. Dito yung numero 3 na Color Blast. So, impressive po yung naging novato sa nito tsaka yung barrier niya. Silip ko. Tingin ko, marami pang pwedeng ipakita tong kabayong to. Kaya single na lang ako para dito sa race 5. Sa race 6, classification 4, 16 to 21, 1,400 meter. I'll go with single again, numero sa East. Since when? Medyo magaan na sa kanya itong laban na to. Tingin ko, kayang-kaya niya. Palagay ko, pwede ko siyang single para sa aking bakasan. At the same time, kung may pera naman kayo, kung may kursonada kayo, dagdagan nyo lang. Pero ako, palagay ko dahil ang budget nila, pinapasok ko lang doon sa bakas nila. Palagay ko, single na ako dito sa East. Since when? 1,400 meter.
Okay, we go for last race, no? Race 7, classification 5, 11 to 15. 1,400 meters. Dito hindi matatawaran, talagang papasok ko yung diado ko. Okay, paboritong-paborito ko to sa ganitong distansyahan. At syempre, naghahanap tayo sa paratingan ng diado. I'll go with numero 12, Classy Babe. Magandang rumimate. Baka makachempo, maganda pwesto. Tingin ko kung porsigido, may chance to para makadihado. A long shot, Classy Babe, numero 12. Kukunin ko din po yung numero 11, Caraga Wonder. Napansin ko lang ho sa connection, may paratingan sila. So, medyo may halo pong connection itong aking strategic approach para sa karera ngayon. At I hope, sa akin na lang yun kung paano kong nasilip. Pero, para sa akin yan, isang magandang tip yan. So, numero 11, Caraga Wonder. Huwag kayong mawawalan sa paratingan kasi medyo maraming entry yung kwadra nila sa karera nito. Ganun din, kukunin ko din yung numero 1, Manila Boy. Siyempre, protection natin para din sa ating mga dihado. Yung Yamahado, baliktad kasi long shot tayo. Mr. Long Shot. So, ang hinahanap natin dito, yung magaling na dihado. Kaya, baliktad dito. Ang protection ko, yung Yamahado. Kung hindi mananalin, dihado ko. Siyempre, sipat ko dihado So, 12, Classy Babe. Dating ko, long shot, ano? Last race. Numero 11, Caraga Wonder. At numero 1, Manila Boy. Siguro pwede nyo nang i-forecast sa Rumble forecast o trifecta. Aside from exotic bet. So, yan lang po yung race analysis natin for 7 races ng MetroTurf. And I hope this weekend makuha natin sa aking mga kabakas ang ating winner take all. Dahil kagabi, congratulations to Special Deals. Naipatama ko yung pick 5, no? Doon nakuha ko yung isang dehado. Although, doon sa winner take all, miss one tayo dahil nga nag-single tayo. Hindi tayo nagdalawa doon sa isang kabayo, no? Dahil couple entry pa sila, natalo pa. Pareho magaling. Natalo. So, doon tayo pinalad sa pick 5. Anyway, tama pa rin naman. Yung take all naman, 6 points is 6 points. You cannot argue with that. Bawi na lang tayo. So again, message lang ako. Dagunan, Fidelis sa Messenger para maisali ko kayo sa grupo at makasali kayo sa bakasan. Again, this is your amazing Fidelis, Mr. Longshot. Inviting you to subscribe. At huwag nyo kalimutan, hanggang alauna lang pala yung cut-off ko ng bakasan. So, pwede ko i-extend siguro hanggang mga 2 p.m. Pero much better earlier, bumakas kayo para ma-accommodate namin at maisama kayo sa listahan. Again, message lang, Lagunan, Fidelis. Thank you and good luck. Happy racing!